sa aking channel. So today guys, medyo matagal-tagal bago ako ulit nakapag-upload. Ang tagal-tagal na nung aming trip sa Kazakhstan, ngayon lang ako nagkaroon ng time para magkaroon ng sit-down video regarding about sa aking mga nagastos or namin na nagastos sa Kazakhstan. So without further ado, let's start! So guys, meron ako ditong kote ko kasi alam mo na, ang hirap-hirap kasi na nasa isip lang siya kasi baka kasi meron akong makalimutan, kaya gumawa na naman ako ng kote ko, same like nung ginawa kong video nung nag-Azerbaijan, kasi baka mamaya makakalimutin ako, baka meron akong mga makalimutang mga details. So ilalagay natin yan dito or dito kung saan na saan ba pwede. So dito tayo, umusog tayo dito ng konti para dito natin yan ilalagay sa may dito sa may gilid na to. So guys, ako na naming kumuha kami ng aming tours dito sa may Dubai. Yung kasama ko ay meron siyang kakilala sa travel and tours. So this time, hindi kami sa Pinas Tourism nagpa-book. So nagpa-book naman kami ngayon sa Desert Way Travel and Tours. So this is not a sponsored video. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga travel and tours na na-try namin. So dito sa Desert Way guys, marami rin sila ng mga extra aside from the airplane ticket at sa hotel booking. So, ang binigay nila sa amin is 2,060 dirhams. So, ang inclusion doon sa 2,060 dirhams ay syempre Wizz Air, yung flight namin, yung ticket. Nagsama na rin kami dito ng 20 kg. So, bakit ba kami nagsama ng 20 kg? Bakit hindi na lang 10 kg hand carry? Kasi guys, mahirap kasi na hindi ka magsasama ng bagahe. Kasi baka mamaya din mo masabi, marami kang mabili dun sa bansa na pupuntahan mo. Although kahit sabi mo sa sarili mo na hindi ako bibili, meron akong budget na pera about dun sa trip na yun. Pero kapag nandun ka na guys, hindi mo maiiwasan na marami kang mga makikita na gusto mong birhin. So much better na pera ng extra amount for 20 kg. Kasi yung kasama ko kasi kumuha lang sila, Wizz Air sila dati, so hindi niya nabasa na hindi pala kasama yung 20 kg. So ang nangyari, nagbayad sila dun sa airport ng 20 kg, which is mahal siya guys. Pwede naman guys na 7 hand carry or 7 kg or 10 hand carry. Pwede naman yun kung konti lang kayo or light packers. Ako kasi hindi guys, kailangan ko kasi ng maraming mga dalahin. But this time, less pa yung mga nadala kong gamit. So, nabublema pa rin ako sa ilang mga kilo na ilang kilo muntika na ako mag-exceed na ako ng 20 kg. So, much better. Meron kayong 20 kg. Pero kung talagang budget na nagtatravel talaga kayo, okay na yung 7 to 10 hand carry kg. Then, kasama doon yung airport transport, which is yung arrival and departure doon sa Kazakhstan. And next, hotel with breakfast. Dito sa hotel with breakfast, bali, 3 days yung aming 22, 23, 24. So, yung breakfast namin is 3 days. Then, meron kaming extra 1 tour. Kasama na yun sa binayaran namin. Nagbigay sila ng isang tour, which is nung February 22. Tapos, kasama na din yung travel insurance. So, yun yung total package na 2,060 dirhams. So, ano ba yung mga requirements, guys? Actually, yung mga requirements, pinaka-main na sinabi lang sa amin is dapat yung passport namin ay meron siyang 6 months validity before nung expiry. Regarding about naman sa UAE visa namin, free naman kami na makapasok. Basta 6 months before na expiry ng UAE visa mo. Pero guys, as a Pilipino tayo, free tayo na makapasok sa Kazakhstan. So, kahit na yung UAE visa natin is may expire na after 1 month, pwede pa rin tayong makapasok sa may Kazakhstan. Basta yung passport nyo ay 6 months yung validity bago ma-expire. Tapos, ginawa ko doon guys, alam nyo naman ako. Ako kasi yung tao na planner, detailed planner talaga ako. Kasi ayoko kasi nung merong mga nakakaligtaan or meron akong mga hindi na piprint. So, lahat pinirin ko, hotel booking,
yung mga sinend sa amin ng travel agency namin dun sa dito sa Dubai, yung aming insurance, air ticket. So, pero pagdating namin dun sa may airport, guys, wala namang hinihingi sa amin. Yung passport lang namin. So, I don't know kung ano yung system ngayon. Baka naka-enter na dun sa system na nila na meron kaming hotel booking, meron kaming mga flight details, meron kaming insurance, travel insurance. So, ang hiningi lang sa amin is yung passport. Yun lang ang hiningi sa amin. So, yun lang. Tapos noon, tinatakan na nila yung aming passport. So, wala na silang hiningi and anything to us. So, napakadali. Ang smooth lang ng pagdating namin doon. Walang kahirap-hirap. So, dumating kami doon, guys. Medyo gabi na. Siguro mga 9 or 10 p.m. na. So, napakalamig, guys, kasi yung dating namin na yon is nag-snow siya, so meron pang yellow doon sa Kazakhstan, so kaya nagustuhan namin dahil yung kasama namin gusto niya ma-experience din yung snow. Although na-experience ko na yon, pero syempre nakapag-Azerbaijan na tayo, so sabi ko ayoko ng mainit. Kaya nag-decide kami na pumunta ng February kasi malamig sa Kazakhstan. Doon pala sa hotel namin na pinag-book, free yung breakfast, diba? Pero nagulat na lang kami na yung breakfast nila hindi katulad ng isa sa mga hotel na mamimili ka, yung buffet siya. So, sa hotel na ito, iba, guys. Mamimili ka ng limang klaseng breakfast na nasa menu nila, tapos yun yung ipe-prepare nila. So, first time ko na makapag-experience na ganun sa isang hotel na yung breakfast, naka-ano na siya, naka-plate na siya. So, mamimili ka na lang kung anong klase yung ibibigay sa'yo. And then, doon na tayo sa tour. So, yung February 22, nag-tour kami kasama Frio na sa Simbulak Ski Resort. So, dito sa Simbulak, guys, ang sabi doon sa nabasa ko sa Google ay is second largest ski resort sa Central Asia, if I'm not mistaken. Nas pangalawa siya sa pinakamalaki sa Central Asia na ski resort. Sobrang taas niya, guys. Maganda actually yung Simbulak Ski Resort. So siguro kapag spring or hindi siya may snow, siguro greenery siya. So makikita niyo yan dito sa misay na to, yung mga photos or yung mga videos na pinunta yung sa Simbulak. So masasabi ko dito, guys, don't skip this one kung pupunta kayo, lalo na kapag malamig, kasi maganda siya talaga, guys, kasi meron siyang mga station, may first station, second station, third station. So yung third station, yun na yung pinaka peak nung resort. So ang dami-dami mga nag-ski kasi parang nung pumunta yata kami doon, guys, wala yata mga pasok. Kaya puro kabataan yung mga kasabay namin na nag-i-ski. Tapos unang sakay namin doon sa first station, doon kami nagpa-drone shot. Group drone shot. Kasi marami yung mga nag-aalok doon. Picture, drone shot. So, itry nyo, guys. Kasi once in a lifetime experience lang naman yun. So, kung solo ka, it's 5,000 tenge. Pero dahil 5 kami, alam ko ay 15,000 tenge yung hiningi sa amin. But, worth it na yun, guys. Kasi napakaganda ng shot niya talaga. So, kung napanood nyo yung mga ibang video ko dun sa day 2 namin dito sa may Kazakhstan, dun yun sa may playlist ko. So, doon yung makikita yung drone shot, which is worth it siya. So, sa second station, meron sila doon na restaurant sa second station. So, doon ang ginawa namin. Uminom lang kami ng tsaa, tsaka ng kape, para lang pantanggal ng lamig. Kasi nga, sobrang lamig na palamig na siya ng palamig hanggang sa sa second station, malamig. Super lamig niya. Kaya, hindi kami nakapagtagal doon sa labas na makapag-picture-picture. Kaya nag-ano kami, nag-restaurant kami. Meron sila kasing restaurant and cafe doon. Uminom lang kami ng tea at ng coffee. And then, sa third station, yung pinaka-peak naman niya, guys, malamig siya, guys, kasi siguro dahil malapit sa araw, hindi mo ramdam yung sobrang lamig. Which is, napakaganda rin niya, guys, kasi makikita mo yung overlooking niya talaga na
bundok na merong mga ice at yung city ng Almaty. Makikita mo kasi itong Shimbolac ay malapit to sa Almaty, sa Semi City. Malapit siya sa city kaya marami mga tao. So, maganda siya. Ang ganda doon sa may tuktok. At guys, hindi ko mai-share sa inyo kung magkano yung price doon sa may cable car kasi kasama yun doon sa binayaran namin sa, excuse me, sa tour. So, kasama yun. Kaya hindi ko alam kung magkano yung ano talaga, mga price. Pero parang inilagay ko yata yun doon sa may video ko noon. Kung magkano yung mga price kasi chinek ko doon sa may, sa website nila. And then, pagkatapos namin ng tour, sinabi namin doon sa aming tour guide na kakain kami, nagugutom kami, gusto naming matry yung Kazakh food, yung Kazakhstan na cuisine. So, dinala niya kami sa isang restaurant, which is yung Nabak restaurant. Maganda yung restaurant, guys. Ang ganda ng ambience. Tapos, yung mga pagkain nila, masarap. So, tinaray namin yung kanilang, yung merong horse meat. Kasi, sabi, ang Kazakhstan daw ay pinaka-main na cuisine nila, yung ingredients na ginagamit nila, meat ay horse. So, tinaray namin siya. Ako kasi, guys, hindi ako adventurous pagdating sa pagkain. Parang ang gusto lang ng dila ko, ito yung mga mostly mga Filipino food. Tapos, yung mga normal na kinakain talaga na sa mga food court, yung mga ganun. So, sanay ako sa mga ganung food. Kaya, kapag merong ibang mga meat, hindi ko siya masyado na-appreciate. Pero nag-try ako, guys, ng horse meat. Isa lang. Masarap siya, maninamnam. Kasi sabi rin ng mga kasama ko is sobrang sarap daw talaga. 10 out of 10 yung kinain namin na yun. Napakasarap nung kanin din nila. At hindi lang naman sila sa mga horse meat. Meron din silang doon sa restaurant ngayon. Meron din silang chicken, meron din silang kebab, meron din silang mga beef, lamb, mga ganun. Marami rin silang mga choices. So, gusto lang namin itry yung food na yun that time na merong kanin at yung meat niya merong lamb at horse meat. So, order din naman kami ng beef na rest. Meron na kami in-order na beef. Tapos yung kasama naman namin, alam ko, order din siya ng chicken or beef. I'm not sure. So, yun yung aming tour noong February 22. So, dito na tayo sa February 23. Ito, guys, nakita ko to sa isang website tsaka sa Instagram kasi ako yung naghahanap kasi ng mga tours namin. So, ito, nakita ko itong Hans Ethno Village Tour, which is maganda siya, guys. As in, maganda tong tour na to kasi malalaman mo yung istorya ng mga taga-nomad doon sa Kazakhstan. So, ang bayad nito, at may kasama pa pala to na ski resort. So, pagkatapos namin to sa Hans Village, pumunta kami sa Akdulak Ski Resort. So, ang price nito is, binigyan nila kami ng quotation na $490, which is equivalent to 1,800 dirhams at $98 or 360 dirhams per person. So, I think it's okay siya, guys, kasi you experience mo naman ng full day talaga siya at malayo siya sa city. So, nag-drive kami ng almost 2 hours para makarating dito sa may Hans Ethno Village. So, ang ganda-ganda ng lugar na yun, guys. So, nabasa ko pa rin sa kanilang website na pwede kayo na mag-stay dun sa lugar na yun kasi meron siyang mga parang kubol-kubol dun. So, ang unang ginawa namin pagdating dun, guys, ginurit kami, tapos nagpahagis ng candy yung isang nandoon. At pagkatapos, meron silang mga pinatikim sa amin na mga bread, mga welcome drinks, mga tea. Tapos, pwede ka rin gumawa ng bread na yon na ikaw ang gagawa. So, ang pinag-try namin yung kasama namin, siya yung gumawa ng bread, nagluto siya. And next naman ay yung pumasok kami doon sa kanilang bahay, yung kanilang bahay ng mga nomad. So, in-explain doon kung ano yung buhay nila dati. So, ito, yun, medyo tumagal kami doon, mga 30 minutes siguro, 30 minutes to 40 minutes kasi marami nga silang mga in-explain.
kung paano sila nabuhay dati, kung ano yung klase ng bahay na meron sila. So, nandun din yan sa aking playlist, yung Hans Ethno Village na video. And after nun, guys, nagkaroon ng horse show, yung parang yung mga nag-ano sila, yung sumakay sa kabayo, tapos nag-exhibition, yung tinatawag na ganun. So, yun na yung mga 10 to 15 minutes, which is napaganda rin na nakakatuwa. And after that, meron silang free na ride sa horse. So, ako, hindi ako nakapag-ride sa horse kasi nakapalda ako that time. So, yung mga kasama ko lang yung naka-ride sa horse. After nun, guys, kasama kasi sa binayaran, meron siyang free lunch, which is yung kinain namin. Meron siyang beef, meron din siyang chicken, rice, tapos meron din siyang mga vegetable, mga fruits, tapos alam ko may vegetable pa, at water or juice, meron din sila doon. Free yun, guys, kasama yun doon sa binayaran. And after nun, guys, nag-picture-picture kami doon sa likod, bandang likod nila, kasi ang laki na likod nila, mountain na, tapos meron pang super dami nung ice. So, mag-insert talaga ako ng mga picture para makita nyo. And kasama rin doon yung archery. So, nag-try din kami mag-archery. So, mahirap pala mag-archery, guys. First time ko mag-archery. Napakahirap pala niya. Akala ko napakadali lang na mag-archery. Pero napakahirap niya. Isa rin magandang experience yun. So, after namin doon sa Hans Ethno Village, pumunta naman kami sa Akbulak Resort. I think mga around 2 o'clock yata yung nado kami sa Akbulak Resort, or 3 o'clock. Ito, guys, mas nagandahan ako dito sa Akbulak kaysa sa Simbulak. So, iba-iba kami ng mga kasama ko. Kasi, ibang ang ganda ng Akbulak kasi mas maraming mountain na pure na ice at merong mga pine trees sa Akbulak kaysa sa Simbulak. Although yung Simbulak ay pinakamataas ngayon. Tsaka mas crowded. Dito kasi sa Akbulak naman kasi, guys, hindi siya crowded kasi nga medyo malayo siya sa city. 2 hours yung biniyahin namin papunta doon. So, dito ako nagandahan sa lahat ng place na napuntahan namin sa Kazakhstan kasi ganda-ganda talaga ako doon sa lugar. Ganda-ganda talaga ako. Tapos, yung sinakyan namin na cable car ay open siya. So, 2 person each lang siya. So, nakakatakot siya yung kapag ibinaba mo yung pag binaba mo siya, yung pang protection niya, kailangan hindi mo siya, hindi mo kailangan na bitawan yung nasa paa or else tataas siya. So, ganun yung open yung car niya, yung cable car. Pero, ang ganda niya, guys. Kung pupunta kayo sa Kazakhstan, try nyo na pumunta sa Akbulak. I think, mas maganda rin siya kapag walang yellow kasi mas marami siyang mga puno kaysa sa Simbulak. So, dito na tayo sa February 24. Ito yung Almaty City Tour. So, kinuha namin to, guys, dun sa driver namin noong February 22 kasi aside dun sa agency, meron din siya sariling nag-aano rin siya ng sarili niyang tour. So, inoper niya na kami ng Almaty City Tour. So, ang bayad na dito is 45,000 tenge. So, akilahin lang namin yung van para sa aming 5. So, yung 45,000 tenge is 368 dirhams na yon, which is 73 dirhams per person. So, kaya ginaram na namin yun. So, dito sa Almaty City Tour, guys, marami naman din kami mga napuntahan. So, pumunta kami sa Old Square, sa Republic Square. Pumunta rin kami sa Rekat na Chocolate, sa Green Bazaar. Pumunta kami sa Pampilog Street, sa Pampilog Park, doon sa may Cathedral, Accession na Cathedral. Guys, huwag nyo rin i-skip itong Almaty City Tour. Pero, ito lang ang tip ko sa inyo kasi nung una, balak talaga namin na mag-ano na lang kami, mag-taxi na lang kami kasi nga sa Kazakhstan, murang-mura ang taxi, guys. Napakamura kasi nag-taxi na kami doon. Kay malapit at kahit malayo at traffic, yun at yun pa rin ang babayaran mo. So, napakamura ng taxi sa Kazakhstan. Mag-download lang kayo ng Yandex and Go. So, napakamura kung nado kayo sa Kazakhstan. Pwedeng yung Almaty City Tour kayo na lang gumawa. Pero dahil may nag-alok nga sa amin at para mas comfortable,
yun yung ginawa namin. Umarikila kami ng van, which is 45,000 tenge. So, magkakalapit lang naman yun, guys, yung Pampilod Street, Pampilod Park, Accession Cathedral, tapos yung Green Bazaar, tsaka yung Recap na chocolate, yung Lotte chocolate factory. Magkakalapit lang din siya, guys. Pwede rin walking distance. Kasi nga, February 24 na siya. Kaya hindi kami naganan ng taxi dahil uuwi na rin kami ng February 24. So, kaya talagang inano namin na mag-arkila ng sasakyan. So, yung Pampilod Street, guys, yung park, maganda siya, guys. Super gadagayan na niya. Siguro gadaganda ako kasi nga naka-covered siya ng snow. Kahit na lamig na ako, guys, maganda siya. Lalo-lalo na kung mahilig kayo sa mga church, na doon yung cathedral, na Accession Cathedral, na napakaganda, guys. Super ganda. I mean, isa siya sa mga magagandang church or cathedral na napuntahan ko sa Armenia or sa Georgia. Itong cathedral na to, guys, wala siyang pako or nails. Wood lang siya talaga. So, kaya naano ko talaga na nagandahan talaga ako. Tapos sa loob, puro gold yung kanilang mga paint, yung mga color. So, ganda-ganda talaga ako dito sa cathedral na to. And then, yung Green Bazaar, marami rin kayo makikita doon. Mga tsaa, mga juice, fresh or dried fruits. Marami kayong makikita sa Green Bazaar. So, ang binili lang namin doon is yung kasama ko bumili siya ng mga tsaa. Tapos kami, bumili kami ng mga salami. Bumili ako ng horse salami. Pinatikim ko doon sa pinsan ko. Pinatikim ko doon sa asawa ko yung horse salami. Which is, tumikim din ako, guys. Hindi ko lang na-video. Masarap yung horse salami. Bali, sa mga ano naman, sa mga souvenir shop nila, isa lang yung nakita namin talaga, guys. Buti na lang umikot talaga kami kasi wala talaga mabilhan ng mga rep magnet, yung mga souvenir, yung mga, kasi gusto namin yung kapag ako, souvenir shops talaga kasi nanay ko mahilig siya sa mga rep magnet, so kailangan makabili ako ng rep magnet, tsaka yung mga nabili ko sa may Armenia at sa Georgia at sa Azerbaijan, yung para siyang plato na may nakalagay ng mga design. So, nakakita kami doon kasi hindi siya ganun kaganda. Pero pwede na, pandagdag sa mga collection nyo. So, kung mas matagal pa kayo siguro doon sa may Kazakhstan, mas marami pa kayong makikita mga bazaar, hindi lang yung Green Bazaar na malapit doon sa may chocolate factory, doon sa may Rakat chocolate factory. So, kung magtatagal kayo, pwede nyo maghanap. Baka marami pang mga bazaar sa Kazakhstan or doon sa Almaty. So, breakdown na tayo, guys, ng aming mga nagastos. 2,060 yung nakuha namin sa Desert Wave na tours. Then, 360 para dun sa aming Akbulak Ski Resort tsaka yung Hans Village. And then, yung Almaty City Tour, which is yung 73 dirhams. So, ang total na nagastos namin dun is 2,493 dirhams total. So, for me, guys, dahil ang pinapalit ko lang naman is 150 USD. So, pumapatak yun ng mga 550 dirhams. So, ang total na nagastos ko is 3,043 dun sa tour namin sa Kazakhstan. So, actually, ito lang yung mga tip ko, guys, ha. Pag nado kayo sa Kazakhstan, mag-download kayo ng Google Translate or kahit na anong translator kasi almost 80% or 70% ng tao sa kanila hindi sila nakakaintindi ng English. So, napakahirap ng communication kasi pag wala kayong Google Translate, ang hirap, lalo na pag wala kayong Wi-Fi. And isa rin na suggest ko sa inyo or tip, bumili kayo ng SIM card sa airport. Yun yung mali na nagawa namin dahil that time maraming tao na bumibili ng SIM card, so hindi kami nakipila. So super mali yun dahil hirap na hirap kami nung time na nung February 22 kasi merong nangyari na unfortunate na nangyari dun sa kasama namin na which is nawala yung cellphone niya. So ang hirap ng communication, wala kaming wifi, hindi pwede yung wifi na
sa mall kasi ang hinihingi nilang number is yung Kazakhstan na number. So, hindi namin siya magamit. Kahit na ipasok namin yung number namin sa UAE, hindi lumadating yung code. So, ang gusto lang nila is yung Kazakhstan na number. So, kasi kami guys, nakabili kami ng SIM sa labas ng airport, sa isang grocery shop. So, nalagyan namin siya ng load. February 23 na namin siya napalagyan ng load dun sa may gasoline station na malapit sa amin. Kasi, guys, ang hirap. As my experience, ha, napakahirap kapag hindi nakakaintindi ng English at ganung meron kayong nangyari na hindi inaasahan. So, doon kami nahirapan. And then, pero approachable naman yung mga tao, guys. Kapag hindi kanila kakausapin, talagang gumagano talaga sila. And then, kalimitan naglalapit kami sa mga kabataan kasi alam namin na yung mga kabataan medyo marunong mag-English. But dun sa mall na pinuntahan namin after namin dun sa restaurant kasi nga nalaman namin na wala yung cellphone, siguro mga dalawa tatlong tao ang nakausap namin na marunong mag-English or dalawa lang. Tapos yung isa tourist din siya. So super hirap. Kaya kailangan bumili na kayo ng SIM card sa airport at mag-download kayo ng any translation, guys. Any na makakatulong sa inyo. Dahil yun nga, hindi pa sila gaano na nakakaano ng salitang English. Tapos kalimitan din sa mga kanilang mga restaurant, sa kanilang mga mall, wala pang gaano mga English na translation. So, siguro, sinabi ko nga doon sa tour guide namin na dapat yung country ay ready na siya sa mga ganun kasi ina-advertise na nga siya sa UAE. So, marami na mga turista na pumupunta. Kaya, dapat ano na sila, yung meron ng mga English ba para madaling makakonect yung mga tourist sa lugar. But, tsaka ang napansin ko guys, siguro nasabi ko na rin yun sa vlog, na yung mga tao sa kanila guys, hindi masyado sila na ngumingiti, hindi sila approachable na ngumiti. This is my observation lang naman. I don't know kasi yung facial nila expression is ganon, pero bibihira sila ngumiti. Unlike, di ba, kapag nasa ano kayo sa hotel, katulad sa hotel na pinutuloyan namin. Dapat mag-iliw, umingiti, nakaisumay lagi para maano mo naman, ma-feel mo naman na maganda talaga yung mga nasa ibang lugar ka talaga na approachable talaga, pero doon guys hindi sila masyadong umingiti. And then, yeah, masasabi ko na ang Kazakhstan is worth to visit kasi yung mga napuntahan lang naman namin is sa Almaty, mostly lang naman kami. So, marami pang magagandang mga city sa Kazakhstan na doon pa rin yung Astana, which is yung kanilang capital. So, yeah, masasabi ko na magandang puntahan ang Kazakhstan at hindi rin naman siya ganong kamahalan dahil napakamura rin ang kanilang mga bilihin. So, guys, that's it. Ayan yung aking experience or yung total na cost na sa pagbisita namin sa Kazakhstan. So, I hope na meron kayong natutunan or info about Kazakhstan na nakuha sa video na to. At kung meron kayong mga tanong regarding about sa aming trip sa Kazakhstan, just put your comments down below. So, yun lang guys. Ulitin ulit. Paalam!